Hi, welcome to this Ascension Vlogs. So, we're here again to tell something about the podcast and the news. Kanina lang ay nakita ko magkaroon ng live State of the Union address si President Joe Biden sa Amerika. So, this is his first State of the Union address. So March 1 sa in America and March 2 in Philippine time. So with this vlog, I'm going to share some points that President Biden discussed. So technically, kahit na hindi tayo Amerikano, we're going to share something about this one. Kasi syempre, whatever happens or whatever laws na i-impose ang Amerika, may mga chances of it ay apektado ang Philippines. So, before we discuss with that, baka hindi ka pa nag-subscribe dito sa aking channel, feel free to subscribe here and pakiclick na din ang notification bell to have this shareable sa mga friends natin. Paki-like na rin and do some comments afterwards. Okay? So, let's start. So, tuloy, I'm just like what I've said, I'm reading something, some points of President Joe Biden's State of the Union address. And after that, I'm going to share some point of views in correlation with Philippine economy. So this is my personal point of view. Not necessarily I'm after against or pro-American or what else. Hindi ko pinapatamaan ng sino mang pwedeng politiko dito sa Pilipinas. I'm just sharing my thoughts. Okay? So first, actually, not all points ay kinuha ko. So, marami siyang points na binanggit. But not all of it ay kinuha ko kasi, syempre, siyang marami. And as he started, syempre, Amerika. Mas nagkaroon pa ngayon ng Russian conflict with Ukraine. So, technically, alam na natin na isa sa mga laman ng kanyang points ay about Russian invasion. So technically, ayun na ang unang binanggit. Pagpasok niya, then yung napalapakan ng mga tao, pag tayo niya sa podium, ayun na. Binanggit niya yung first point niya ay praises the courage of Ukrainian residents o civilians against Russian aggression. So kung makikita natin sa mga ilang videos niya sa YouTube, may mga ilang tangke na nahirapan pumasok sa ano, sa mga ibang Russian communities, Russian cities, kasi hinaharang sila ng mga Ukrainian civilians. Kasi talaga ano, yung human shield, hindi gumamit ng armas yung mga ibang Ukrainian civilians. Hinaharang nila ang sarili nila. Kumbaga, tumutuloy-tuloy naman yung tank ng Russian, but in a slow motion lang. Kasi wala eh. Ikaw ba naman, kahit sabi mong Russian ka, ano pa rin naman eh, kung Russian soldier ka, may puso ka pa rin, hindi mo basta sasagasaan yan. Kasi dati mo silang ka-brotherhood ng Ukraine. Diba? So, President Biden praises that, and nakakatuwa naman na, yun, may mga ilang bisita doon na like, na mga pro-Ukrainian na embraces ni President Joe Biden yan. Then, second point, in-announce ni President Joe Biden yung closing ng US airspaces to all Russian flights o yung Russian planes. So technically, bawal pumasok sa Russian space kahit private plane pa, basta Russian plane. So sa ginawang ito yung isa sa mga sanction na na-discuss ko yung previous vlog na to. So paki-check na lang na yung channel ko, may previous vlog ako about sanction to Russian invasion. Okay?
So, third na na-capture ko ay provided support to Ukraine for military to defend their freedom. Yun, sabi nga, kung hindi ako nag-uri, how many million dollars yun? Ko, $350 million ba? Hindi ko na na-capture. Ipapadala, pinarmahan ni President Biden para ipadala sa Ukraine yung military support. Binanggit niya, wala kami papadala na sundalo o personnel, military personnel sa Ukraine para lumaban sa mga Ruso, sa mga Russian. Papadala lang sila ng military tanks, helicopter, jets, o kahit ano pa, basta military ano, nagagamitin ng kanilang mga tao. So, malaking halaga, pero walang tao. Siguro, sa ngayon, hindi naman nakikita ni President Biden na kailangan ng military personnel. Kasi syempre, baka magkaroon ng, syempre, technically, kahit na pag magpadala siya ng US personnel, pwedeng may isa doon o dalawa mamamatay. Dahil syempre, lalaban at lalaban yun, Russia. Which is, hindi pa niya siguro nakikita na kailangan gawin yun. Okay? So, next. Yung nakaka-capture ko rito. Putin unleashes violence and chaos in Ukraine. So, sabi nga eh, dahil sa ginawa ni Putin, nagkaroon ng chaos sa Ukraine. Ano man yung kanyang nasa utak, hindi pa nababasa talaga kung anong gusto mangyari ni Putin. Lagi sinasabi, freedom, na bawal sumali ang Ukraine sa NATO, which is binanggit ka ni President Joe Biden, na ginawa ang NATO to protect everyone, to protect sa mga malalaking malalaking bansa na gustong manira ng freedom. Kasi na-create ang NATO o North Atlantic Treaty Organization noong after World War II, which is after World War II, syempre wala na nagkaroon ng gera, mga maliliit lang tulad sa Israel dati, ganyan. Yun, hindi na nasundan. Then, next part, yung nasabi, we are drawing inspiration from Iron Ukraine. Ginawa na lang, sabi, naging inspiration daw ang Ukraine eh. Kasi, technically, kung tutusin sa bansang ganun, kung against Russia, napakaliit ang Ukraine. Malaki ang Ukraine, oo. Pero, i-compare mo siya sa Russia, walang laban talaga ng Ukraine, kung tutusin. Pero sa kanilang determinasyon, lalo na yung kanilang president, titignan, marami pa rin part ng mga Russian soldiers na namamatay, and magkakaroon ng maling ano, kumbaga, nahuhuli ng mga Ukrainian soldiers. Kasi lumusob sila ng ano, sabi nga ng ibang mga nahuhuling Russian soldiers, wala silang idea na ano, akala nila i-welcome sila ng Ukraine. Akala ng military exercise lang. Tapos pagdating nila doon sila na nabigla. So, buha pa rin sila, pero hindi nila alam na yun talaga ang pinaka-mission nila. Okay? Then, natapos na yung siguro mga ilang 5 minutes yata o na diniscuss about Russian-Ukraine conflict. Then, the next part of kanyang speech ay tungkol sa COVID. Which is, sabi niya, people living from paycheck to paycheck amid COVID. So, technically sabi nga eh, dahil sa nagkaroon ng COVID, maraming nawala ng trabaho. Pero, dahil sa hindi ginawa nila na paraan, ng batas nila, na hindi dapat mawala ng pagkakakitaan ang US people. So, sa atin, hindi ko alam kung alam naman natin na maraming nawalan ng trabaho rin dito sa Pilipinas dahil sa
COVID. And ngayon, as of now, since kahapon, March 1, nagkaroon na ng level 1 sa buong Metro Manila at sa mga karatig na provincial, like ito, Bulacan. Hindi natin, tapos nababalita rin na parang mga, ano tawag ito, nakawala sa hawla yung mga Pilipino. Punta sa mall, mga ganyan. Kung saan napunta, pati mga bata. Technically, oo, pwede. Kasi nga, level 1 ng araw. Pero, in my personal point of view, sana yun muna, okay lang na level 1. Pero sana, decision ng mga tao na huwag naman makawala para sa hawla. Na ganun agad. Nagmamadali eh. Walang kaso yung level 1, pero sana, decision ng pangaraniwang individual. Kasi may nakita ko sa mga balita, nakamas na ang ano, mga magulang pumunta sa mall. Pero yung mga anak nila, yung iba walang pass. Lalo na siyempre, yung mga batang-bata. So, you protect yourself, pero hindi mo pinaprotektahan ang anak mo. Ipinasyal mo lang yung anak mo na posibleng may makuhang virus doon. Walang, kahit sabihin, may mga bakuna ng mga bata. Yung ibang bata, how about yung mga 3 years old, 4 years old na isinama mo sa mall? Ikaw ang magulang, mag-isip ka. Ako, ang anak ko, isang 16 years old, isang 11 years old. Yung anak ko, sinama ko siya kanina lang kasi sa, para sa second dose ng vaccination. Pero syempre, hindi natuloy kasi nga, wala palang schedule ngayon. Kahapon daw siya naka-schedule pero hindi natuloy kasi may exam siya kahapon. So sabi, akala ko pwede ngayon. Tapos so, pagdating namin doon, ay walang schedule. Bukas na lang. So sabi ko, ah, sige, walang problema. Bukas na lang kami pupunta. So sasamahan ko na lang ulit yung anak ko bukas. Maga naman. So walang problema doon. Tapos yung bunso ko, hindi ko pa napapa-vaccine kasi 11 years old siya. Although meron na raw available from 5 to 11. Pero syempre, dahil bago pa lang yun, hindi ko pa masyadong binibigyan ng chance para gawin yun. So, sa pag-iingat lang, hindi ko na lang siya pinapalabas kung saan-saan muna to protect our health. Okay? So, medyo lumayo tayo sa topic. Pero ito nga, sabi nga nila, President Biden, people living from paycheck to paycheck amid COVID. Sana, ganun na nga eh. Makuha natin yung sweldo natin ng tama. Hindi dahil sa yung iba kasi dahil sa nagkaroon ng COVID na pandemic, maraming nawalan ng trabaho. So, walang pinagkakakitaan. So, then isang pinoint pa ni President Biden na last year, syempre last year lang siya nagsimula, created over 6.5 million new jobs. So marami sila na-create. Although malaki naman ang Amerika, 6.5 million jobs is a great one. So maganda yun. Then, isinusulong niya rin ang infrastructure law. Kaya, dahil sa ginagawa nila sa, syempre, ang Amerika talaga sa maraming mga infrastructure jobs dyan. So, sabi niya, rank 30 in the world ang Amerika. To think of it, number 1 ang Amerika sa ibang part, ibang cases, pero in infrastructure, number 30 lang sila. So, hindi ko alam paano yung number 1. Siguro, ito na yung UAE. Kasi, daming ano dun eh. Ayun na pinagkakapitaan ng mga ano, oil in particular. So, yung sa Dubai, may marami makita matakas na building eh. Doon sila kumita. Kasi, I'm not sure kung Dubai or Abu Dhabi yung pinakamahal na hotel sa buong mundo. Which is parang gumastos ka ng $1 million isang gabi. Wow! $1 million isang gabi sa pagtulog lang doon, pagtira mo. Sa buong 24 hours, $1 million. Kumpara mo yan dito sa Pilipinas, 50 million pesos o 51 million pesos.
may mga taong mayayaman talaga na binigay na sa kanila ang karangyaan. So, sana. Hindi natin hindi ko sinasabi maranasan natin yan. Pero sana maranasan din ang Pilipinas na hindi yung iba walang trabaho. Create new jobs. Marami tayong ano rito. Maraming investor. Binanggit nga niya eh, si President Biden na maraming investor dun sa Amerika. Kumbaga, may nag-invest na sa lugar nila na mga Amerikano rin. And, yung support, mayroon pa tayo ibang bansa nag-invest na doon. So, mayaman na sila lalo pang mayaman dahil sa mga investors. So, ganun dito sa atin dito dapat. I'm not sure, parang isa sa mga batas natin dito sa Pilipinas ay siguro, isisus ko lang sa susunod. Yung kapag investor ka sa ibang at ibang bansa ka, hindi ka pwedeng technically 100% mag-invest ka rito. Kailangan may ka-share ka na Pilipino. So, kaya ang ginagawa ng pero may ginagawa yung batas din na pwedeng mag-invest na ang mga foreigner 100%. Pero I'm not sure of it that I search by I let you know sa mga susunod ko mga vlogs. This one ay yung dati nating batas. Kaya nangyari, ilan lang sa mga foreign investors ang nag-invest talaga sa Pilipinas. Dahil, wala eh, kahit gusto nila magtayo ng business dito sa Pilipinas, 100%, kaya sa batas natin, 50% lang. Kailangan may kapartner silang Pilipino. Which is, ayaw nga nila na may mga ibang investors na ayaw ng ganun. Okay? So, yun. Sana matuloy pong, I'm not against na sana wala ng investor ng mga Pilipino. Hindi. May mga partner, oo. Pero minsan yung thinking ng mga foreigners na mag-invest dito sa bansa na to, hindi dahil para mangurakot o ano, kundi kumuha ng mga tao rito para sila matrabaho. Para sa kanila. Which is, nagkakaroon ng maraming trabaho, bagong trabaho, dahil sa negosyo nila. Gets nyo yan? So, maraming investor dito, nabibigyan ng magandang trabaho rin, ang mga Pilipino, pero parang kulang. So, 6.5 million dito.